Pero guys, nagbabalik ako. Ako nga pala si Sinina TV. Or Sinina Artist guys, from Sinina TV. Plus pa pala yung dental clinic. Papa-schedule ako, 11 AM. Nandito ako ngayon sa Matina Applaya. Papunta na lang muna ako ng bangkal. Papunta na lang muna ako guys sa D-Tribe Pamilya Rap Group, sila sa Davao guys. Mga magagaling gumagawa ng mga funny rap Bisaya sa kanilang Six Skills Production at saka sa Rima Music Studio dito sa Bangkal, yung studio ng mga rappers guys, yung mga maliliit na rappers. Dito tayo dadaan, papunta tayong Bangkal, doon yun sa Central Park o sa Taal, banda guys. Iwan ko kung street ba yung Taal. Basta sa dulo na yan. 11 AM ba yung schedule ko? Shout out pala sa mga kaibigan natin, yung hindi natin nasali sa ating part 1. Yung mga supporter natin sa video, si Emricto, Kina Mart Nasrayo, at saka sa Layason na si Jay. Shoutouts din kay Luwil Dagos, Lebron James, yung kasamahan natin dati, at saka teammate natin sa basketball. Palagi din nag-deposit sa video, kaya isama na lang yung shoutouts. Shoutouts din sa mga kaibigan natin dyan, kina Lisbeth Di Assis at saka kay Riami Badayos. Ulit guys, small vlogger lang ako guys. Sinina Artist from Sinina TV. Support sa aking Facebook and YouTube channel, Sinina TV guys. Small vlogger ako, hindi ako mayaman. Nagsisimula lang ako. Gamit ko lang ang SD Cam 4000 na action cam. Sponsored by our friends, mga kumpare ko sa 17 College, Gilbert Guras, George Foggy Vlogs, Edwin Dalig, Romel Panes, Norman Montenegro, Iman Rakista 55, Alex Vitaliar Mahusay, Alan Awitin, Ralph Manukan, at saka marami pang iba guys. Yung tinulungan natin nag-process sa kanilang SSS noong na-retrench sa trabaho. Yeah, may nakuha tayo ng kaunti guys. Dito yun na, from Matina Applaya. Pupunta, bibisita na sa D-Tribe Pamilya Studio dahil eliminiin pa yung palista sa ating kabunot ng ngipin. Maaga tayo para sana maagang masimulan, pero yun pala ang schedule. Doon lang ako guys dahil mura, 300 pesos lang. Magtipid tayo guys dahil kailangan nating magtipid sa mga panahon ngayon. Mahirap talaga ang buhay. Naghihirap ngayong anak ng ating sikat na singer na si Freddy Aguilar, si Megan Aguilar. Mahirap talaga ang buhay. Na mayaman pa sana si Cap Freddy, tumakbo pang senador. Marami bang kumukuha siya nung nakaraang eleksyon. Tao pa siya ni Duterte, ni dating President Rodrigo Duterte. Pero ganyan talaga ang buhay. Parang nagsawa na si Cap Freddy siguro, dahil alam naman natin na nagpositibo sa bawal na droga si Megan. Baka yun ang dahilan. Iba na talaga ang pag-iisip kapag gumagamit ng mga bawal na droga. Yan guys, ang ating iniiwasan na matukso tayo niyan. Dito tayo
At ito, galing sa cruising, pakaliwa tayo hanggang sa dulo. Tapos magtanong na tayo kung saan ang studio ng D-Tribe Familia. Pagdating ko doon, guys, hindi ko na i-off itong camera ko dahil ma-short na ako sa gigabytes. Tinipid na lang natin ang storage ng ating action cam. 1 point something na lang ito. 1 point something gigabytes. Kung maputol to, pag ulit natin na on, hindi na natin ma-record. May daanin dito, papunta Talumo. Pero pa-state na lang tayo. Tapos, hindi ko na lang siguro hubarin ang aking helmet. Ito yun, guys. Papunta sa dulo. Ito na yon sa may sapa. Hindi tayo makadaan. May naayos lang sasakyan. May sapa pala dito. Ito na yon. Papunta sa studio ng D-Tribe Familia. Papasok tayo dito. Pag abri sa gate, palihog balik sarado. Pero abri naman. Ayo, may bundag. Boss, si Lalat dere. Si Lalat. Ah, natulog pa. Unsang orasan na siya tigmatahan? Unsang orasan tigmatahan? Nag-recording sila gabi eh. Tiket? Ah, tiket sa lang event. Sige, sige. Ulat to na lang ako.